Hello everybody, welcome to my channel. Bilang mga hotel workers, di ba kakalimitan po sa atin na assign po sa room para maglinis. Pero yung second assignment ko ay na-assign ako sa room service. Ano ba ang ginagawa ng room service dito po sa hotel namin, kakaiba? Bali, noong January, na-assign ako sa room service isang araw. Sinalpak agad ako doon, kaya ang ginawa ko, inagahan kong pumasok at nagtanong ako doon sa naglo-laundry ko anong gagawin. At bakit ako nagtanong sa naglo-laundry, room service ako. Anyway, mamaya ko po sasabihin yan. At kagabi, yung pangalawang araw ko naman, nakalimutan ko na kasi mula January pa. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. After 9 months, inassign ulit ako sa room service. Anyway, bago ko po ikwento ang tungkol sa room service na yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang kakaibang buhay namin bilang mga hotel workers dito sa labanan na bansa, Holy Land, Israel. Please watch this. Sunday, ang dami namin basura at dirty cleaner. Ang atong akit ko na ito sa 10th floor. Pangatlong gato na kadami na hapot ko. Pang-apat na pala ito. Kailangan huwag mong iipunin. Kailangan nabuti mong paminsan. Habang naglo-laundry ka, namamalansya, naghahapot ka. Paano na kung room service? Buti wala pang room service. Yung po kasing room service ay kung ano po yung pangangailangan ng guest. For example, naglinis na kami at nailagay na namin lahat yun. Nung dumating si guest, wala na si housekeeper, umuwi na. May kailangan pa sila. Tatawag sila sa reception. At si reception, ire-record yun na may pangangailangan yung halimbawa si room 200. Meron kami tinatawag na hot sauce. Doon lalabas yung kung ano yung kailangan. Halimbawa, toothbrush. Or kailangan niya magpalinis. Ngayon po ay hindi naman gaano karami ang nagre-request dahil tapos na ang sukot or the last Jewish calendar. Bali po, nung una akong na-assign ay bakit may laundry? Kasama po ang laundry sa room service. Hindi lang room service ang gagawin mo. Siyempre, alam nga naman pag wala kang gagawin ay nakatunganga ka na. Kapag walang gawa si room service, mag-check out ka kung wala kang ilulondry. At kung wala kang ilulondry, mamamalansya ka. Yan ay sinadyusan namin sa general manager na kung pwede kami mga housekeeper ay huwag magplansya. Bakit? Kasi naglilinis kami, nababasa ang kamay namin. Pasma kami niyan. Before starting the work, kapag kulang ang aming gamit, napipilitan kami mamalansya. Kasi si room service, minsan busy-busy, hindi siya makakapamalansya. At huwag talagang aasahan yun. Kung marami siyang ni room service or check out, paano pa siya makakapamalansya? Ay may labahin pa siya. Iba dapat, iba yung naka-assign sa laundry. Or pwede kang mag-laundry at mag-room service ka. Pero hindi ka magpa-plansya. Kagabi, apat lang naman ang nagparong service sa akin. Kaya nagampanan ko yung paglalaba. At hindi ko na-plansya lahat yun, syempre. Nag-ready ako para sa starting ng anim na magpapasok ngayon. Starting halimbawa ay meron kasi kami tinatawag na twin bed.
magre-reserve ako para sa twin bed ng tatlo. Tatlong good for 3 rooms na twin bed. At magre-reserve ako ng pinalansya na good for 2 rooms na queen bed, yung malaking bed. And then, ang punda na maliit ay good for 5 rooms. At ang punda na malaki is good for 5 rooms. Dalawa po kasing pundang maliit at dalawang pundang malaki ang nagagamit kada room. Ganito po ang nangyari. Pagkatapos nun, sabi ko, Lord, napakaraming plansyahin, lalo na kapag galing ng Shabbat. At napakaraming labahin. Ang inuna kong labahan ay ang mga towels. Kasi that is the needed every morning na dapat patapos yun muna unahin. Kung meron ka pa namang linen, ilate mo na lang yan para tuloy-tuloy yung takbo sa washing machine or alternate. Pero kailangan mas mauuna ang towel. Kaya, ang ginawa ko, before to maaga akong pumasok, 2 o'clock, kinolekta ko na ang mga dirty linen and towel mula first floor hanggang 10th floor kasi 11th floor and 12th floor nire-renovate. Nung kinolekta ko na siya, naka-apat akong balik o 5. Puno yung malaking cart na kulay gray na tinutulak. And then bumalik ako para hakutin ang mga basura. Naka-garbage bag yun. 4 na balik din ako nun. Kasi mapupuno. Nung naitapon ko na yon yung basura, sinegregate ko yung linen sa maduduming towel at punda. May tamang lagayan. Ngayon, after segregation, yun po yung flow of work sa laundry po yun. Nasa laundry na, iluload ko na sa washing machine yung towel, depende sa dami at sa laki ng washing machine. Pagkatapos nun, after na ma-washing, dadalhin mo sa drying machine. At kailangan, meron kang, huwag kang magsasayang ng time sa pag-ikot ng washing machine. Kumbaga, pag nag-stop, kailangan maipapasok ka. Ganun din sa dryer. Meron mababakante mang isa dyan, or kung hindi man wala ka pang ika-dryer, mamamlansya ka. Hindi naman po kasi kamay ang ginagamit sa paglalaba washing machine. Pero yung mapaplansyahin mo lahat, hindi pwedeng ganun. Hindi kakayanin. At least, 3 rooms or 4 rooms sa umaga para sa mga hotel workers. Wala, ang tendency talaga, mamamlansya muna kami. Dahil kulang sila naman power o talagang tinitipid kami. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Kahit magdagdag sila ng maraming employee dito sa amin, marami naman silang i-off. Sinabi na namin yan noon, nakaraang pang taon, na ma'am, hindi kami pwedeng mamalansya. Kasi mapapasma yung kamay namin. And then, mainit yung washing machine. Nung ano na, natapos ko ng labhan lahat, dahil ilan lang ang room service. Bali, ano yun lahat, 7 lang. Sa hasos, parang 4 lang o 3. Tapos may special request na 4 na hindi nakalagay sa hasos. And then, nag-prepare ako ng 5 una na may balot at comforter na may balot, 10 folded towel na malaki, 6 na small face towel at 6 na doormat na towel. Nakalagay sa isang lalagyan para ibigay yon sa reception. Bakit? Kasi, alas 11 ang uwi ko, after that time, after my duty, wala nang mag-room service kasi natutulog na kami. Ngayon, may mga guests na nangangailangan in the early morning, kung kayo na kailangan, may maipuprovide sila na towels or ano man yung kailangan, linen. Hindi, nagbigay din ako sa reception ng 3 small na pambalot sa kama at big na pambalot sa kama, 3 din yun. At yun yung pangyayari kagabi. Siyempre, kasama yung dasal kapag mag-i-start ka sa trabaho. And God will give you a right time. And if you manage your time, ituloy-tuloy mo lang yung work mo kahit nahirapan ka. Because in the middle and in the end, God will send you a good time to manage your work. At talagang hindi po pwede.
Hindi ko alam kung bakit pinagmamatigasan nila na si room service ay mamamalansya. Which is hindi po dapat. Kasi si room service, paano kung yung guest ay nag-request na linisin yung room? Maglilinis ka pa nun. O kung walang housekeeper na pumasok pang gabi ka, di ba? Mababasa ang kamay mo. Pasmado ka. Yun po yung karanasan ko ng isang araw ng January to 2024 at isang araw ng October 2024. Panoorin niyo po. Ay 1 o'clock, pagpasok ko, nakalimang balik na ako puno dito yung apat tsaka basura. Nilolaundry ko tapos nagpaplansya ako. Walang gaano yung service ngayon. Kaya mabuti kung ganun. Kailangan malabang ko lahat ng linya at ano, towel. Yun yung target ko. Bye-bye! Habang umiikot ang washing machine ko, nagpa-plancha ako ng linen, ng bed, at ng mga punda. Ayan. Tapos kailangan magawan ko yung mga kasama kong gagamitin kahit sa tatlong room lang bukas. At ito yung mga na-laundry ko. Ilipat ko dun. At papansyahin ko yan ngayon. Okay, babalik na ako sa laundry. Baka na-dry na yung towel at makapag-load ako ng bagong lalabhan. Bye-bye! Wala pang nagpaparoom service. Ayan, nagabot yan. Towels one. Sasara muna natin. Okay. Ayan, towel ya. Start na. Okay, iikot na yan. Yung washing machine, maliit na washing machine. Basta makakasya lang lahat, sisikin ang towel. Pag blanket, 30 doon ito 50. And then for example, mag-start na ako, hanapin ko yung towel. Naka-towel na to eh. Yan. Makapot. Kitchen, pool towel, spa, curtains, color, blanket, sheets, mapot, laban, yan yung mga tablecloth, mapot color, baskets, rain soap, mapot laban, epo towel na wala. Matras tayo. Hanapin nyo natin yung towel number 20. Matras. Towels 21. Okay? Pinakikita ni mami ko puno na positive-positive tsaka mag-start. Positive-positive yung basket. And then, start. Wait for loading. Ayan. Tapos yung towel ko. Umiikot na yung dryer ko na lang. Susunod ko na yung linen habang magpa-plancha pa ako. Nakakapago, di ba? Buti na lang, walang gaano room service kung hindi kayo lahat malalabhan. Okay? Ang blanket ko, ang pambalo sa kama, ang marami pang lalabhan. Isang puno na yan. Lalabhan yan. Yung isang straight lang na yan. Bye! May sheets, balot ng kama. Start. Ikot na siya. Ang pinakamahirap pag nalabhan na yung linen. Yung buhol-buhol ba na tali-tali ang mga ngabali ang kasakakahila. May technique po kasi sa paglalaban nito. Hindi mo dapat isasalpak na isasalpak. Kailangan isa-isa mo siyang isasalpak para hindi magbuhol-buhol. Para pag na-dryer na siya, hindi ganitong tali-tali. Ang hirap hilahin.
dun palang ubusin yung lakas mo sa kakahila. Kaya nagbaba ako ng madaming linen, ibababa ko yan para matanggal ko yung mga buhol-buhol niya. Hindi magbuhol-buhol yung linen paglabas para hindi magtali-tali. Igaganto-ganto mo siya. Nakabilog-bilog na ganyan. Hiwa-hiwalay sila. Para madaling kunin. Pag hindi mo ginawa yun at basta sa mga sinabay-sabay mong nilagay, magtatali-tali siya, mahirap siyang kunin kapag magpa-plant siya na. Okay? Natapos ko na i-laundry ang mga towels. Ready for use tomorrow. Ayan na yan. Bye-bye! Sheet na lang at may nag-form service sa akin. Kettle daw. Buti na lang sa pantry ko may kettle. Gosh. Nag-ana ko ng anim na unan at anim na o karet or limang karet or unan at limang ismika or comforter at 10 magabot towel, anim na face towel or magabot panim at 6 na dormat or midras. Iiwan ko to sa lobby. Kasi pag umuwi ako ng 11 at kinulit sila ng guest ng alas 12, wala ng room service. Kaya magpo-provide sila. Kaya para meron silang reserve sa lobby. Okay, I will go now. Yan ang nagawa ko. Good for 6 person. Nilagyan ko ng pangalan ko para kay Rose yun. Ngayon yun ay good for yung maliliit na room. 3 rooms at 2 big room. Good for 5 rooms lang starting. Ngayon kung kailangan nila ng additional, kumuha na lang sila dito. Dito sa area ito, kakaunti ang plancha kong big sipa. Ang marami ay sardine. Marami ang sardine small. Kakaunti ang sardine. Marami ang sipa ay small. Kakaunti ang sardine small. At ito yung sipiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sets. Kada fold niyan is good for 5 rooms. Tapos itong towels, kung may parong service bukas ng umaga, pinold ko na. Nagdala na rin ako sa kabala ng 5 smika, 5 karet, at saka 3 sa din small, 3 sa din big, at 10 towel na malaki, 6 na face towel, at 6 na Leonardo towel. Pakunti ang nagparoon service ngayon na 4. Kaya nakapag-plancha ako at yung washing machine ay may laman. Hindi ko alam kung enough ni Muhammad. Wala nang 4 laundry ng mga sadin. Ang marami ay 4 iron. Wala nang linen na 4 laundry. Yun na lang nakasalang na 2. At may konting towel na natira galing yun sa kabala. Dirty. Uuwi na ako. Pero maghihintay pa ako, baka may magparong service pa, wala pang 11. Yun yun. Ito ay sardine. Hindi ko na pinatong kasi punong-puno. Mahirapang maghatak pag may magplancha bukas. Pinatay ko na yung machine. Isasara ko na ito ng 11 eksakto. Na ito. Stop. Yan. Okay. Ubian na.